jungle? Who is the king of the sea? Baba baba baba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Baba baba baba. Jungle. Who is the king of the sea? Baba baba baba. Who is the king of the universe? He's the king of me. I'll tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Baba baba baba. Jungle. Who is the king of the sea? Baba baba baba. Who is the king of the universe? Who's the king of me? I'll tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Baba baba baba. He is the king of the universe, the jungle and kids, welcome sa ating Unlike Kids Theater Class! Okay, at bago tayo magsimula ay tayo muna ay mag-pray! Oh, tama, mag-pray. Okay, kung handa ka na mag-pray ay iyako ang ulo at itikit ang ramita. Ayan, okay, alam na lang ito ka. Sige, tayo ay mag-pray. Sabay kayo sa panalangin na ito, sabihin natin, Panginoon, salamat po sa panibagong araw na muli kaming makakapag-aral ng iyong salita. Salamat po sa mga pagpapala na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami maunawaan, bigyan kami ng karunungan upang maisa puso at maisa buhay ang aming matututunan. Salamat po. In Jesus' name, Amen! Ayan, Amen! Tara, dalihan na natin. Baka ngayon tayo ni na Teacher Liza at ni Teacher Good. Tara! Kalawit sa fire park, no? Buti na lang na-experience natin na makakita ng iba't ibang uri ng mga hayop. Best experience! Pero hindi lang yun. Marami rin tayong natutunan sa mga animals, kahit pa insekto. Kalain mo yun? Naku, tunay nga talaga ang sinabi sa Job chapter 12, verse 7 to 8, na sa mga hayop na nilikha ng Diyos, ay mayroon tayong matututunan sa mga ibon na lumilipad, sa mga isda na lumalangoy, pati sa mga hayop sa lupa, kahit mga insekto na mga maliliit na gumagapang, ay mayroon din tayong matututunan. Di ba to ka? Tak, 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 tak! Tara! Dating nga yung whale na napakalaki! Yung nakita natin! Nalalangoy!
Naroon rin yung mga raven na isang matalinong ibon. Eagle na may mga pakpak na pumuprotekta o nag-iingat. Kasama na rin yung mga ibex na di madaling mahulog sa mga matatarik na bundok. Pati na rin yung mga deer na madalas na hinahunting o hinuhuli. At syempre, yung cutworm na sumisira sa mga halaman. Pati nga yung last lesson natin eh, yung tungkol dun sa cutworm na pinapakita na ang Diyos natin ay maawain at mapagpatawad. Naalala mo ba yun, Tuka? Tok, tok, tok! Siyempre naman! Tungkol yun kay John ah, na nangaral siya sa Ninide. Ang mga Ninidites ay nagsisi. Kaya ang ginawa ng Diyos ay tinatawad sila. Tama. At yung cutworm doon ay pinapakita na nakinain ng cutworm yung halaman at sila ni Jonah ay nagalit si Jonah. Nag-aalinlangan siya sa halaman pero doon sa mga tao sa Ninive at sa mga hayop ay di siya nag-aalinlangan. Ang Diyos natin ay naawain sa mga hihingi sa kanya ng tawad. Tama ka, Tuka. Naalala niyo rin ba yun, mga kids? Kung naalala niyo, ibig sabihin ay nakikinig talaga kayo. Dahil tapos na tayo sa ating journey dito sa Kalawit Safari Park, nais namin mag-iwan ng isa pang kwento. Naku, mamimiss ko yung lugar na to. Pero ayos lang. Dahil ayos tayo na marami tayong baon na experience at bagong mga nalalaman. Ngayon, bago namin ikwento ang story sa Bible, ay panoorin niyo muna ito. Bitin ba kayo? Eh siya! Bago natin ituloy ang kwento, ay pakinggan muna natin ang lesson for today! Teka! Ang lesson natin for today ay pinamagatang A Beautiful Transformation. At ang ating Bible story ay mababasa natin sa Luke chapter 15 verses 11 to 23. Pwede niyo itong hanapin kung meron kayong Bible. Ang ating main emphasis for today, our God is merciful and most gracious to repentant souls. Ang Diyos natin ay mawain at lubos na mabiyaya sa mga tunay na nagsisisi. Ang ating memory verse naman ay makikita natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Ang sabi rito ay, kung sino man ang nakay Kristo o tunay na tumanggap kay Jesus, siya na ay bagong nilalang o tao dahil lumipas na ang dati niyang pagkatao at ngayon siya na ay ginawang bago. Sabayan niyo ako sa pagsaulo o pag-memorize nito. Ulitin natin. 2 Corinthians chapter 5 verse 17.
Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Very good! Kasabay ng ating pagsaulo ay ating ring isa puso o gawin. Pumunta naman tayo sa mga salita na dapat muna nating alamin. Clearing of difficulties. Number 1. Repentant, an expression of sincere regret. Sa Tagalog, totoong pagsisisi. Number 2. Parable, a story used by Jesus to teach a moral lesson. Katulad ng parable of the sower, the lost sheep, the hidden treasure, at marami pang iba. So umagang ito, pag-aaralan natin ang the prodigal son. Number 3. Prodigal, a wasteful or extravagant spending of money or resources. Number 4. Transformation. In the animal world, it is called metamorphosis during a life cycle, while for humans, it is a dramatic change in character or appearance. Mga kids, nakita niyo ba sa napanood niyo kanina kung ano yung hayop na lumilipad at kung ano ang tawag sa kanya? Eh yung gumagapang at kumain ng dahon. Pareho lang ba yun sa katulong na ating pinag-aralan last Sunday? Ay siya, alamin natin sa Did You Know? Ngayon, narito na naman tayo sa ating segment na Did You Know? Matatandaan, last Sunday na pinag-usapan natin ang tungkol sa mga cutworm at kung paano ang mga cutworm ay lumalaki at nagiging mga moth o mariposa. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga paru-paro o mga butterfly. Pero, Kuya EG, ano ba ang pinagkaiba ng moth at ng butterfly? Magandang tanong yan. Ang mga moth, bago sila lumaki at maging moth, ay sila ay nagiging cutworm muna. Pero ang mga butterfly, bago sila maging paru-paro, sila muna ay nagiging higad o caterpillar. Ang mga caterpillar, kumakain sila ng mga dahon. Pero, ang mga cutworm, kumakain rin naman sila ng mga dahon at ng mga halaman, pero mas mapaminsala ang mga cutworm. Dahil ang mga cutworm ay tinuturing ng mga peste at sumisira ng maraming mga pananim. Gaya ng napag-usapan last Sunday tungkol sa story ni Jonah kung paano ang cutworm ay sumira ng gourd plant. Isa rin pagkakaiba ng mga moth at ng mga butterfly ay ang mga moth, usually sila ay lumalabas at lumilipad pag gabi. Pero ang mga paru-paro ay madalas na lumilipad, sila ay makita natin pag umaga. Kaya na-appreciate natin kapag nakikita natin ang mga paru-paro tuwing araw. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pagkakapareho ng moth at ng butterfly. Ang pagkakapareho nila, kids, sila ay parehong dumadaan sa metamorphosis. Did you know, kids, na ang metamorphosis ay isang proseso kung saan ang cutworm o ang higad ay nagbabago physically o nagbabago ng anyo at ng itsura mula sa pagiging cutworm at pagiging higad patungo sa pagiging moth o mariposa o pagiging paru-paro. O, gusto niyo bang makita ng video ng tungkol sa metamorphosis para mas malaman niyo pa ito? Sige, panoorin niyo ito. Makikita ninyo sa ating video
na nagsisimula ang metamorphosis sa pangitlog ng mga babaeng paru-paro sa dahon ng mga halaman. Ang itlog o egg nito ay sobrang liit na halos kasing liit nito ang butas ng karayom. Kapag lumabas na sila sa egg, sila ay nagiging mga higad o caterpillar. Ang mga caterpillar ay kailangang mag-shed o maglagas ng balat para mas lalo pa itong lumaki. Ang bawat panahon sa gitna ng paglalagas nila ng balat ay tinatawag na instar. Makikita natin ngayon sa video na habang papunta sila sa pangatlo, pang-apat at pang-limang instar, ang caterpillar ay lalong lumalaki at mas dumadami ang pagkain nila ng mga dahon. Kaya nilang kumain ng isang buong dahon sa loob ng isa hanggang 2 oras. Pagkatapos ng halos 3 linggo, ang mga caterpillar ay maglalagas uli ng balat at magiging isang pupa. Makikita sa pupa ang itsura ng paru-paro bago ito lumabas. Ang kanyang pakpak, ulo at antena ay makikita sa shape o hugis ng pupa. At pagkatapos ang 7 hanggang 10 araw, malapit nang lumabas ang paru-paro mula sa pagiging pupa. Makikita natin sa video ang itsura ng butterfly bago ito lumabas. Pagkatapos ng maraming araw, ang paru-paro ay nasa huling stage na ng metamorphosis na kung tawagin ay imago. Ang metamorphosis ng butterfly na nagsimula sa pagiging itlog, ngayon, siya ay isang magandang paru-paro na handa ng lumipad. Ang ganda talaga ng mga creation ng Diyos. Alam niyo kids, kahit pa tayo nakagawa ng maraming kasalanan sa ating buhay, handa tayong patawarin ng ating Panginoon at pinatawad tayo ng ating Diyos dahil sa kanyang habag at sa kanyang biyaya. Kaya tatandaan niyo kids, our God is merciful and most gracious to repentant souls. Kaya kung handa kang magsisi, papatawarin ka ng ating Panginoon. Kaya kids, patuloy tayong tumutok sa ating online kids Bible class. Ayun pala yun! Sige, ituloy na natin ang kwento na mababasa natin sa Luke chapter 15 verses 11 to 23 tungkol sa alibughang anak o the prodigal son. Ang bunsong anak ay lumapit sa kanyang ama upang sabihin, Ama! Nais ko nang kunin ang aking mamanahin. Kukunin ang iyong mamanahin? Bakit anak? Sapagkat gusto ko umalis na sa bahay na to at mamuhay ayon sa aking nais. Desidido ang anak, kaya ibinigay sa kanya ng kanyang ama ang kanyang mana. Ayos, dami ng pera. Ngayon mamumuhay na ako ayon sa aking gusto at mabibili ko na lahat ng aking nais. At ang bunsong anak ay umalis at pumunta sa malayong lugar sa bayan kung saan niya gusto. Kasabay din ito ay nagkaroon ng pagkain. At lalo siyang nahihirap. Ate, kuya! Pakingin po sana ng pagkain. Kahit mo po papagawa niyo, gagawin ko po. Kinuha siya ng isang tagaroon
siguro to. Maiisip ng bunsong anak na bumilit na lang sa kanyang ama. Malis ako sa amin. Kinuha ko ang aking pera. Aking mamanahin. Ginastos ko sa mga walang katuturan. Ginastos ko sa mga masasama. Ngayon, wala na ako. Walang wala. Mas mabuti pa ang kalalagayan ng mga alipin at alila sa amin. Sila'y nakakakain ng maayos, namumuhay ng maayos. Ako, kain baboy na lang. Teka, alam ko na. Ano ko yung babalik na lang ako? Kaso nga lang, nakakahiya eh. Siguro, kahit alipin na lang ako or kaya kanina, hindi na ako karapat dapat maging anak. Kakayagin mo ako. Ano kaya sasabihin ko? Kasi practice mo tayo ah. Ama, patawarin mo ako ama. Nagkasala ako laban sa iyo at sa Diyos. Kahit maging alipin na lang ako or alila, hindi na ako karapat dapat maging anak. Sige. Dumating na sa katinoan ang bunsong anak at naisipan na nga pumalik sa kanyang ama na repentant o tunay na nagsisisi sa kanyang mga nagawa. Umaasa siya na makatanggap ng awa sa kanyang ama at ituring siyang bilang isang katulong o alila. Habang malapit na ang anak, ay nakita na siya ang kanyang ama sa malayo at dahil sa awa ng ama sa kanyang bunsong anak, ay tumakbo ito papalapit sa kanya at niyakap ng mahigpit. Doon na nga nagpakumbaba ang anak na sinabi, hindi na ako maging karapat dapat maging tawagin anak. Halina na lang ako. Kayo, dalian ninyo. Kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo ang aking anak. Isuot nyo rin sa kanya ang singsing at bigyan ninyo ng sandalyas. Maganda rin kayo ng pinakamasarap na pagkain at magdidiwang tayo sa pagbalik ng aking anak. Good morning mga kids! At ngayon ay makakapakinig na tayo ng pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Pero bago yon, kunin nyo muna yung mga Bibles kasi ngayon ay Junior Church time. Tayo may kinig. Kunin natin yung mga Bibles natin kung meron tayo, kung wala naman ay makinig na lang tayo. Sa mga nagtitake notes, kunin nyo yung mga notebook at inyong mga ballpen o mga lapis. Tayo magsisimula na. Yung memory verse natin ay 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi nga dito sa Tagalog, kaya kung sino man ay naka Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Okay, bago tayong magpatuloy, tayo muna ay mag-pray. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa umaga ito. Muling makapagbahagi ng iyong salita. Dalangin namin, bigyan mo ang bawat isa ng karunungan, Panginoon, ang unawa, Lord God, sa bawat maikinig, Panginoon. Tulungan mo ang bawat nanonood, Lord, maging all ears, Lord God, maging attentive, Panginoon, sa iyong pangusap. Dalangin namin ang mensahe ito, Panginoon, matanggap ng bawat nanonood at naikinig. Magkaroon ng pagbabago, Panginoon, ng transformation, Lord, at maisa-isip, maisa puso at maisa buhay ang kanilang mga matututunan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Title ng pangalan nito ay NICE. N-I-C-E. Na ibig sabihin ay newness in Christ every day. Na may pagbabago sa ating Panginoon kapag tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, araw-araw ay babaguhin niya tayo. Kaya yung unang-una, doon sa binasa natin, yung sinabi doon, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. No? Kaya una, all things have passed away. So, pag sinabing lumang bagay ay sinful
life or sinful living. Naalala nyo kanina yung caterpillar, yung higad o yung uod, na nung nag-hatch siya dun sa egg, kinain niya yung eggshell niya, at pagkatapos niya kainin yun, like, ang kinakain na ng caterpillar ay mga dahon, di ba? Yung kulay green, yung dahon. So kakainin niya yung dahon, pag kinain niya yung dahon, edi mapapansin natin, nung nakikita ka na ng butas na dahon, maaaring kinain yun ng isang caterpillar, no? Kaya butas-butas siya. Ibig sabihin, kapag yung caterpillar gustong kumain, edi sa sarili niya yun, kakain siya ng dahon. Kung sarap ng dahon. Ang mangyari sa dahon, pangit na, lantay na, patay na, kasi sinisira niya yung mga halaman. May gusto lang ako ipunto dito, kaya nasabi ko yun, na yung caterpillar ay kumakain siya sa kanyang sarili, tapos nakakasira pa siya ng mga halaman. At tayo, ating mga makasalanang gawain, no, nakatingin na tayo sa sarili natin kung ano yung gusto natin gawin, kung ano yung maisip natin, yun yung gagawin natin, na hindi natin alam na hindi na pala natutuwa o hindi na masaya ang Diyos sa mga gawain na ito, no? Yung old self o yung makasalanang sarili natin, hindi natin iniisip na yung Diyos kaya matutuwa dun sa gagawin ko. Hindi, hindi ganun. Basta, kung maisip lang natin, gagawin natin. Naalala ko ng elementary pa ako, umuulan, napakalakas. Kadalasan ng mga bata, kapag umuulan ng malakas, anong gagawin? Siyempre, maglalaro tayo sa ulan. Lalabas tayo, magpapaulan tayo, tatawagin natin mga kaibigan, tara, maglaro tayo sa ulan, sama-sama tayo dito, no? At kung ano-ano pang mga ginagawa natin. Kaya ito, lasa ko lang. Gusto ko lumabas. Kaso pinagbawalan ako ni nanay. Pinagbawalan ako ni mama. O, bawal ka lumabas. Baka magkasakit ka. Adi, ang lungkot ko. Pero gusto ko pa rin talaga maglaro. Kaya pinipin, ma, gusto ko nga talaga lumabas. Papwesto ko sa pintuan. At sa sobrang inis ng mama ko, ay pinalo niya ako. Ibig sabihin, ako kasi, gusto ko lang maglaro sa ulan. Ayoko ng palo, no? Wala namang may gusto ng palo. Ganun din sa kasalanan, yung pagmumura, yung hindi ka masunurin, hindi ka sumusunod sa utos. Pag inutusan ka, magsayang ka, maglinis ka, magwalis ka. Ayusin mo yung higaan mo. Ba, masama pa loob natin, ayaw natin sumunod. So, disobedience, disrespect, yung walang paggalang sa ating mga magulang, na maraming bata ngayon ang nawawalan ng paggalang sa kanilang magulang. Ang tawag dito ay old self o makasalanan. Makasalanan pa na sarili. No? Mga bagay na ito ay hindi nakalulugod o hindi natutuwa ang Diyos na nasa langit. At ang Diyos din, kapag tayo nakagawa ng kasalanan, kapag tayo nakagawa ng masama, kapag hindi natuwa ang Diyos sa ating mga ginawa, ay paparusahan niya rin tayo. No? At sobrang bigat ng parusa sa kasalanan. Parusa ay kamatayan. No? Pero yung God is merciful and most gracious to the repentant souls. Imbis na yung ibibigay sa'yo, yung karapat-dapat sa'yo, hindi ganun ang mangyayari. Kunyari, dahil nakagawa tayo ng kasalanan, dapat tayo maparusahan. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, dahil ang Diyos ay mabiyaya, ang ginawa niya, pinadala niya ang kanyang buktong nanak at kilala natin ang pangalan niya na si Jesus Christ. At anong ginawa ni Jesus? Siya na yung nagbayad ng ating kasalanan. Kung gusto natin ng kapatawaran, kung gusto natin ng pagbabago, magsisimula ito kung susunod tayo sa Diyos dun sa proseso o step by step na transformation niya. Paano tayo magkakaroon ng transformation na katulad nung sa caterpillar, naging pupa, tapos lumabas na butterfly? Paano tayo magkakaroon ng ganong transformation? Magsisimula yan sa repentance. Sa pagsisisi, kung tayo ay magsisisi. Pag sinabing repentance o pagsisisi, ibig sabihin ito ay pagtalikod sa kasalanan at pagharap sa Diyos. So, sa pinakamababaw na kahulugan ay being sorry not to repeat. O sasabihin mo, sorry po, hindi ko na po talaga ulitin. Pag repentance yun, kapag hindi mo talaga siya inulit yung kasalanan na yun. So yun. Pagsisisi. Kapag tayo ay nagsisi, yan na, simula na nung transformation. Transformation. Kaya itong pangalawang punto, behold, sinabi sa Tagalog, sila'y pawang naging mga bago. Sa English, behold, all things have become
nyo. Alam niyo yung caterpillar na naging pupa tapos sa loob ng cocoon, pupumilit lumabas yung isang napakagandang butterfly. No? Pero may proseso yun. Medyo hindi yung katulad sa mga palabas na napapanood natin na kinabukasan naging butterfly agad. Sa ayon sa pag-aaral, ilang mga araw pa bago sila maging butterfly at nakastay lang dun sila dun sa cocoon na yun, sa pagiging pupa. May proseso, no? At kapag lumabas na dun yung tinatawag natin, ang tawag dun? Butterfly na may magandang mga pakpak, paglabas niya at lilipad siya ng napakataas, hindi na siya kakain ng dahon. Iba na yung paraan ng pagkain niya. Ang ginagawa ngayon ng butterfly, hindi talaga siya kain, kundi inom. Umiinom siya, sumisipsip siya ng nectar sa mga bulaklak. Makakaproduce yung butterfly ng pollen. Tapos lahat ng mahuhulugan yung mga prutas, mga gulay, mga halaman, ay mabuti para sa kanila yung pollen at mas makakapag-produce sila ng mga seeds. So, ibig sabihin, yung caterpillar na nakakasira at iniisip na yung sarili niya, yung butterfly naman, kapag sipsip siya ng nectar, tapos yung pollen ang dinadala niya, ay nakakabuti. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagsisi, yung transformation na gagawin sa atin ng Diyos, magiging pagpapala tayo sa Diyos at pagpapala sa iba. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng tinatawag na new self. Yung old self, mga kasalanan yun. Ngayon ay new self, no, na tayo ay binago na ng Diyos. Pag new self, hindi na disobedience, kundi obedience. Pagsunod, paggalang, iilalim tayo o susunod tayo sa ating mga magulang sa otoridad, di ba? Pag sinabi, no, bawal pa lumabas, di pa tayo lalabas, no? Magiging masunurin tayo. Wala mag-face mask, mag-face mask tayo, magiging masunurin tayo, no? At syempre, ang new self ay pagsunod sa ating Diyos. Yan. Ang new self, hindi na tayo magmumura, no? Kapag may gawaing bahay na kailangan gawin, hindi ka na kailangan utusan pa kasi binago na ako ng Panginoon. Ibig sabihin, magkukusa na ako. Ama, ako na magugas na ito. Ako na magwawalis. Ako na magpupunas. Kapag merong mga assignments o sa school, no, magiging masipag ka na. Kasi new self na eh. Binago na ako ng Diyos. Hindi na ako tamad. Hindi na ako walang gana sa pag-aaral. Marunong na akong rumispeto at tumulong din sa iba. Ayan. So, hindi lang tayo tinatransform o binabago ng Diyos upang magkaroon ng mabuting ugali. Kasi maraming ganyan na mga magulang na sabihin na, ayan, pumunta ka sa church na yan para matuto ka ng mabuting asal. Sa Ezekiel chapter 36 verse 26, sinabi dito sa Tagalog, Ezekiel 36:26, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa o new spirit. At aking alisin ng batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. O sa English nga, I will give you a new heart, bagong puso, and a new spirit. Minsan ako, elementary days, di ba? Siyempre, araw-araw may pasok, no? Weekdays, pagising mo, na madalas na nangyayari, tatama rin tayo, di ba? Gising ka, tatama rin, pag meron kang bagong spirito, kung transform ka na ng Diyos, o new self ka na, kung binago ka ng Diyos, kahit tama rin ka, hindi, kailangan ko pumasok sa school. Kailangan maligo, di ba? Kailangan mag-aral, kahit tama rin ka pa, kahit sa church, kapag Sunday morning, bata-bata pa ako noon, minsan tatama rin ka, minsan ayaw mo umatin ng church, minsan gusto mo na sa bahay, tulad na ibang bata, doon sa bahay, manonood ng TV, maglalaro tuwing Linggo. Pero hindi yun yung nais ng Diyos sa'yo. Ang nais ng Diyos ay palagi tayong makapakinig ng Kanyang salita. Kaya dapat dadalo tayo sa church. At dahil ngayon ay lockdown, dapat manonood tayo ng online kids Bible class, no? After ng morning worship service. Ginawa mo yun at nagkaroon ka na ng new self, binago ka ng Diyos. Una-una, magulang. Naging pagpapala ka dahil kusa ka na gumagawa sa bahay, tumutulong ka sa kanila, ang mangyayari, matutuwa sila sa iyo, nabawasan yung gagawin ko kasi tumulong yung anak ko.
O kaya sa school, pag pinagbuti mo, matataas ang grades mo, may top ka pa, matutuwa ulit magulang mo. Oh, very good yung anak ko, nasa top ko. Oh, tara, mag-jollibee tayo. Ganun mga pagpapala, nagiging pagpapala tayo sa lahat sa ating paligid, sa ating mga guro. Dahil matataas ang grades mo, hindi sila nahihirapan sa'yo. Diba? Pagpapala. At kahit sa mga tao sa paligid mo, dahil magalang ka, oh, bait-bait ng batang ito. Nice, N-I-C-E, newness in Christ, everyday. At dahil sa biyaya ng Diyos, dahil ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay mabiyaya, nagkaroon tayo ng pagkakataon, at pinatawad tayo ng Panginoon, at di lang basta pinatawad, binago pa tayo. Siguro ikaw yan, bata, kabataan, o ikaw yan nanonood, first time mo makapakinig ng ganito, o first time mong dumalo sa ating online kids Bible class, at alam mo sa sarili mo na hindi mo pa nagagawang tanggapin si Jesus Christ, o siguro sinabi mo na tinanggap ko na po si Jesus Christ pero walang pagbabago sa aking buhay, ay kailangan na tunay ka sa iyong puso na si Kristo ay tanggapin sa iyong buhay at magsisi ng iyong mga kasalanan. Kaya mag-pray, yung mga ulo, pikit ang mata, sabay ka sa panalangin ito, sabihin mo, Panginoon, malapit ako, inaamin ko na ako'y makasalanan, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga nagawa, kasalanan, mula nung ako'y magkaisip, hanggang sa mga oras na ito, sorry po, linisin mo ako sa lahat ng mga ito, tinatanggap kita, Panginoong Jesus, sa aking puso, sa aking buhay, bilang Diyos at tagapagligtas. Salamat po sa iyong kaawaan, salamat po sa iyong biyaya, baguhin mo ako, bigyan mo ako ng panibagong puso, ng panibagong espiritu. Salamat po sa iyong salita, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman ay bagong ikaw, kahit magkamali ka, pag nagkamali ka, ay parang mali yun ah. Kailangan kong magsisi agad. Ganun ang nais ng Diyos na ating buhay. Kahit magkamali tayo, nais ng Diyos ay bumalik agad tayo sa Kanya, magsisi natin kasalanan. At hayaan natin ang Diyos, baguhin niya tayo sa araw-araw. Dahil sa araw-araw ay makakaranas tayo ng pagbabago ng Diyos sa ating buhay. Ayan, nais kong maglaan ng oras, ilang minuto sa ating altar call. Alam mo sa sarili mo na meron tayong mga pagkukulang, na ngayon nga ang lockdown ay minsan hindi tayo nakasunod sa ating magulang, o minsan ay nawawalan tayo ng galang, hindi tayo gumagawa, hindi tayo nagkukusa sa loob ng bahay, o siguro nag-aaral ka na, minsan tinatamad ka, minsan ayaw mo na, o siguro meron kang pangailangan sa ating Panginoon dahil nga malapit na magpasukan, wala pa kayong mga gamit, o si nanay, tatay, walang trabaho, nahihirapan ka, pwede mo rin yung ilapit sa Panginoon at manalangin ka, ang Diyos ay maawain at mabiyaya. Papahinggan ka ng ating Panginoon. Praise God, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ikaw humi po, Panginoon, sa bawat puso ng mga nanonood at nakikinig, ipaunawa mo yung mga salita, ikaw kumilos, Lord. Hallelujah, God, praise your name, Jesus. Pray, Lord, to touch hearts, Lord God, move into their lives, Panginoon. Ikaw ang kamilos, ikaw ang magpahayag, Panginoon. Makilala ka nila ng lubos, Lord. Ang kalikasan, Lord God, ang kapangyarihan, Panginoon. Ang kabag, ang awa, Panginoon. Baguhin mo ang bawat isa, Panginoon, sa araw. Yan, pagtapos ka na mag-pray, nais ko mag-closing prayer. Sabay ka sa panalangin ito. Panginoon, malapit ako, nagpapasalamat sa iyong salita ngayong umaga. Tulungan mo kami maging repentant tuwing kami magkakasala. At tulungan mo kami baguhin sa araw-araw. Tanggalin anumang mga lumang bagay, mga masasamang bagay, mga kasalanan sa aming puso, sa aming isip. Tulungan kami na mamuhay ayon sa iyong gusto, ayon sa iyong kalooban. Salamat po sa mga plano mo para sa aking buhay. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Yan lang. God bless sa bawat isa. Good morning mga bata!
Meron ulit kami mga katanungan na inihanda para sa inyo. Handa na ba kayo? Hanapin dito ang salita na katangian ng bunsong anak dahil sa pagsasayang niya sa natanggap niyang mana mula sa kanyang ama. Matatawag natin na isang prodigal ang bunsong anak ayon sa kwento natin kanina. Hanapin naman natin ang salita na ang ibig sabihin ay tunay o totoong pagsisisi. Ang salitang iyon ay repentant. Hanapin naman ang salita na ang ibig sabihin ay pagbabagong nganyo o transformation. Ang isa pang tawag sa transformation ay metamorphosis. Tama! Oo o hindi. Ayon sa napag-usapan natin kanina, itinakwil ba ng ama ang kanyang bunsong anak nang muli itong bumalik sa kanya? Hindi. Imbis na itakwil ng ama ang kanyang bunsong anak, patakbo niyang sinalubong ito, yakap, at nagdiwang ng lubos sa pagbabalik nito. Ilagay ang nawawalang salita. Ang ama sa ating kwento ay katulad din ng ating Diyos Ama na nasa langit. Dahil dito, napatunayan natin na our God is merciful and most to repentant souls. Our God is merciful and most gracious to repentant souls. Tunay nga na ang ating Diyos ay mahabagin at mapagbiyaya. Siya ay lubos na nagagalak sa bawat tao na nanunumbalik sa Kanya. Salamat muli mga bata! Fish in the sea, I wiggle my tail and I giggle with glee. But I just thank you, Father, for making me mean. For you gave me a heart and you gave me a smile. You gave me Jesus and you made me your child. And I just thank you, Father, for making me. If I were an elephant, I'd thank you, Lord, by raising my trunk. And if I were a kangaroo, you know I'd hop right up to you. And if I were an octopus, I'd thank you, Lord, for my fine looks. But I just thank you, Father, for making me me. For you gave me a heart and you gave me a smile. You gave me Jesus and you made me your child. And I just thank you, Father, for making me me. If I were a wiggly worm, I'd thank you, Lord, that I could. And if I
just want to thank you for making